Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapaginig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya ay itago lamang natin sa pangalang Dexter. Bueno, basahin na natin ang liham ni Dexter. Dear Kuya Peles, dati na po akong nakikinig sa inyo kuya, lalo lalong hindi pa kayo nakapasok sa trabaho. Ginawa kong libangan ito kuya sa tuwing sasapit ang hapon. Ako nga po pala si Dexter, 25 taong gulang, at isa pa po akong binata hanggang ngayon. At heto ngayon ang aking problema, dahil dalawang babae na malapit sa puso ko ang lagi kong nakakasama. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nag-umpisa ang lahat, Kuya Peles. Anak, magkasintahan na ba kayo ni Lore? Ay, hindi po, Nay. Kaibigan ko lang siya. Naku, anak. Huwag ka nang magkaila. Kitang-kita ko naman sa inyong dalawa. Eh, Nay, talagang magkaibigan lang po kami ni Lore. Kahit tanungin niyo siya. Alam ko naman na hindi ka aamid eh. O siya, hindi na kita pipilitin. Nay, kung magkakaroon man ako ng girlfriend, unang-una kayong pagsasabihan ko. Sige, kung totoo man yan na sinasabi mo, ang gusto ko naman na mapapangasawa mo eh, yung tulad ni Lori. Inay. Bukod sa maganda siya, mabait pa. Sinabi niyo pa, Inay. Kaya lang, may kaya sila sa buhay. Nahihiyaw ako. Ano na ba na ang problema doon kung gusto ka niya? Inay, wala pa sa isip ko yan. Gusto ko muna na matikman ninyo ang sarap ng buhay. Huwag mo na akong alalahanin. Matanda na rin ako. Gusto ko munang makita ang magiging mga apo ko sa iyo, anak. Ayan yun ay. Mag-iipon muna ako. Pag-iipunan ko pa yan bago ako mag-asawa. Ganda ni Lori, ano pare? Bakit? Kursunado mo ba siya? Oo. Kaya lang. Iba yata ang gusto eh. paano mo nalaman yung pare? Alam mo pare, laging ikaw nasa bukang bibig niya eh. Ano? Oo pare. Tinamaan yata siya sa nang gusto sa'yo eh. Pare, tumukan mo ligawan. Baka nagpapakipot lang yan. May mga babaeng ganyan kasi. Kunyari, ayaw sa'yo. Pero sa totoo lang, ikaw palang tunay na gusto. Hindi, pare. Ang layo ng sinabi mo. Ikaw yata ang talagang kurso na din eh. Di ba, lagi silang magkasama ni Melby? Maganda rin yun, pare. Isa rin yun. Kapag nagkakakwintuhan ko siya, parang ikaw din ang gusto niyang manligaw sa kanya. Ano? Hoy, Jason! Sabay ka na sa akin mamaya na mag-lunch. Ako? Sasabay sa'yo na mag-lunch? Oo, ikaw nga.
Bakit? Sino pa bang kausap ko dito? Hindi ba ikaw lang? Halata nga. Ako lang nandito. Para naman makapagkwentuhan tayo. Tungkol naman saan ang pagkikwentuhan natin? Diba, lagi kayong magkasama ni Dexter? Bakit? Ang gwapo niya, no? Pero, mayain yata siya Hindi naman. Ganun lang yon. Kapag hindi mo kinakausap, hindi siya kumikibo. Ganun ba? Oo. Teka, may nililigawan na ba siya? Naku, wala pa. Bakit? Gusto mo bang mag-apply? Ito naman, para magtanong lang Nagagwapuhan lang kasi ako sa kanya. Kasi cute niya di ba? Naku, kaya pala, gusto mo kang makasabay na mag-lunch dahil kay Dexter. Dexter, mabuti. Sabay na tayong umuwi mamaya, ha? Ha? Nakakahiya naman sa'yo. Ito naman, para sumabay lang sa'yo sa pag-uwi. Kung kasi, baka ako may magalit, Sino naman ang magagalit? Sino pa? Yung boyfriend mo. Nagpapatawa ka ba? Bakit? Wala pa akong boyfriend, ano? Ganun ba? Ayaw mo na yata makisabay sa akin, Gustong gusto ko. Isa lang naman kasi uuwi natin, sa barangay. Gustong gusto ko. Oo nga, baka naman ikaw may magagalit sa'yo. Wala. Sino magagalit? Wala. Ibig mong sabihin, wala ka pang nobya? Wala pa nga, Sino yung kausap niya nung isang araw? May sinasabi ka ba? Wala. Ang sabi ko, gwapo ka kung hindi ka bingi. Melby? Saan ka ba pupunta? Sa kantin. Bakit? Sabihin ako sa'yo, ha? Doon din ako pupunta, O sige, halika na. Kumusta naman ang trabaho mo? Okay lang naman. Ikaw, kumusta na rin? Siguro, may naliligaw na sa'yo, no? Wala nga, Ha? May hinihintay ako, pero parang manhid yata siya, Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo, yung crush ko, madalas kong kasama at makasabay. Ha? Pero manhid siya. Wala namang pakiramdam, Sino ba yun? Si Jason? Dako. Tumpi pa lang siya, no? Hindi, Dexter. Ikaw ang tinutukoy ko. Ikaw! Ano? Nabigla ko, kuya, sa sinabi niyo ni Melby. At hindi ako nakaimik sa sinabi niya. Maganda si Melby, kuya. Lalang nahihiya ako sa kanya dahil parang kaibigan ko lang ang turing ko sa kanya. Ganon din si Lori, kuya. Dalawang babae sila na malapit sa puso ko ngayon. Ang lagi kong nakakasama sa araw-araw. Kaya minsan, kuya, ay... Bakit ka nakatunganga dyan? Hindi ka ba papasok? Papasok po ako, inay. Ano pag hinihintay mo? Nakapaghaid ako. Kumain ka na lang. Alam nyo, inay. Hindi ko... naiintindihan ang sarili ko, Sa edad kong ito, 25 na ako, pero
Hindi pa rin ako nagkakanopya. Ano pang ginagawa mo kasi? Nandiyan naman si Lori. Lagi na kayong magkasamang umuwi. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nasasabi ang nararamdaman mo sa kanya. Alam nyo na eh. May isa pang babae na malapit sa akin. Ano? Ang ibig mong sabihin, dalawa ang nililigawan mo. Hindi po, inay. Dalawang babae ang malapit sa puso ko. At hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang liligawan ko. Naku, anak. Mahirap yan. Kawawa yung isa. Kung sakali, kaya dapat isa lang ang ligawan mo. Ano na, Dexter? Ako na nga ang naliligaw sa'yo eh. Nakakaya naman sa sarili ko. Ako pa na babae ang nagtapat sa'yo. Oo nga eh. Nahihiya ko tuloy sa'yo. Eh, dapat. Ako ang naliligaw sa'yo. Kaya nga, ako na ang naliligaw sa'yo. Dahil ang hina mo eh. Babae na ang lumalapit sa'yo. Eh, di ba pwedeng magkaibigan lang muna tayo? Ha? Magkaibigan naman tayo noon pa. Kaya lang, ang gusto ko ay masigit pa doon. Gusto kong maging tayo. Melby? Nahiya ako sa sarili ko, Dexter, pero kinapalan ko na ang mukha ko. Masabi ko lang ang gusto ko na may gusto ako sa'yo. Mahal kita, Dexter. Mahal kita. Hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo, Melby. Hindi ko alam. Dexter, nasubukan mo na bang nagkaroon ng nobya? Ah, hindi pa nga eh. Ikaw, nasubukan mo na rin ba? Hindi pa rin eh. Ngayon lang kung sakali. Ah? Anong ibig mong sabihin? Alam mo ang gusto kong lalaki? Wala yatang pakiramdam eh. Ha? Bakit? Sino mo siya? Kilala ko ba siya? Kilalang kilala mo siya. Sino siya? Maaari ko ba siyang makilala? Hindi na kailangan. Dahil ang tinutukoy kong lalaki ay katabi ko ngayon. Ha? Lori? Alam mo, Dexter, matagal na akong may gusto sa'yo. Hindi mo ba nahahalata? Sa araw-araw nating pagsasama sa pag-uwi, napamahal ka na sa akin ng husto. Hindi ko lang mahintay na magtapat ka sa akin. Kaya ako na ang gumawa ng paraan. Alam mo, may gusto ako sa'yo. Lori, hindi ko alam na may gusto ko pala sa akin. Paano kasi? Wala kayatang pakiramdam. Manhid ka. Alam mo, nahihirapan na akong itago ang nararamdaman kong ito. Kaya ngayon, naglakas ako ng loob para magsabi sa'yo. Kahit babae ako, sasabihin ko na mahal kita. Hindi dapat nagawin mo ito, Lori. Dahil may gusto rin ako sa'yo. Mahal din kita. Ha? Totoo? May gusto ka rin sa akin? Yay! May nobyo na ako! Mahal na mahal kita! Mahal na mahal kita! Yay! Inay, may problema ako. Ano yun, ada? Magkasintahan na po kami ni Lori. Yun naman pala eh. Anong problema doon? Kaso po, inay, si Melby, nagdapat po siya na
Meron din siyang nararamdaman sa akin. Ado? Po, inay. Naaawa ko kay Melby. Napakabait niya. Ay, naku, anak. Hindi pwede na dalawa ang pagsasabayin mo. Masasaktan yung isa. Eh, kaya nga ho, inay. Ano bang gagawin ko? Nagugulo na ko, inay. Ano pong gagawin ko ngayon? Hindi ko alam, kuya, na pareho pala na nahuhulog na rin ang loob ko sa dalawang babae. Pero, isa lang ang sinagot ko. Pero naawa ako kay Melby. Siguro mahal ko rin siya, kuya, kaya ako naawa. Ito ngayon ang problema ko, kuya. Ano po ba ang gagawin ko? Baka malaman ni Melby na sinagot ko na si Lori. Naguguluhan ako, kuya. Sana po ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema dahil sa dalawang babae na malapit sa puso ko. Lubos na gumagalang, Dexter. Alam mo, Dexter, akala ko binabay ka. Meron kasi akong kilala eh. Ha? Abay, nakakaingit ka naman, Dexter. Dahil sa dalawang babae naman, nagkagusto sa'yo. Eh, bihirang mangyari yan. At sila pa, ha? Ang nagtapat ng nararamdaman nila sa'yo. Abay, napakasunti mo namang lalaki. Ha? Yung ibang lalaki nga dyan, nahihirapan silang pasagutin ng isang babae. Pero ikaw, abay, sila pa ang nagpahiwatig sa'yo ng pagmamahal o pagkagusto sa'yo. Sana all, di ba? Nako, pero sabi mo nahihirapan ka rin. Dahil parang pareho mo silang mahal na dalawa. Matimbang sila sa puso. Eh kaya lang, doon kay Lori ka unang na-attract. Sinagot mo na. Eh paano naman yung isa? Si Melby. Nasabi mo mahal mo rin. Ngayon, ang may papayo ko sa'yo, Dexter, abay, huwag mong samantalahin pagkakataon na yan na dalawang babaeng nagsabay na malapit sa puso mo. Delikado yan. Huwag mong samantalahin na porkit patay na patay sila sa'yo, sasamantalahin mo naman. Kawawa naman yung isa. Ngayon, kung talagang malinis ang intention mo sa kanila, bakit hindi mo ipagtapat doon sa isa? Na siya yung pinili mo at ipagtapat mo rin doon sa isa, na may napili ka na. At yun ay si Lori. Siguro naman ay maiintindihan ka nila. Masasaktan yung isa kapag nalaman niya. Parehong nagtapat sa'yo yung babae na malapit sa puso mo. Pwede lang sana silang dalawa, pero hindi naman pwede. Paliwanag mo kung bakit si Lori ang pinili mo. At kung maaari, ay humingi ka ng tawad kay Melby na hindi mo napili. Para naman hindi kawawa si Melby. Kawawa naman yun. Siguro maiintindihan ka niya. Dahil nag-iisa yung katawan mo, hindi naman pwede na silang dalawa yung pagsabayin mo. Kaya sa palagay ko, magharap ka ng tatlo at ipagtapat mo na talagang ang gusto mo ay si Lori. Maiintindihan ni Melby yan. Huwag mo lang itago.
nang sa ganun ay hindi siya masyadong masaktan. Bueno, yan na lamang ang masasabi ko sa'yo, Dexter. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.